Ika-27 ng Oktubre, ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito tungkol sa ilang taong kumbinsido na mabuti sila at minamata naman ang iba. Dalawang tao ang umakyat sa templo para manalangin. Pariseo ang isa at publikano naman ang isa pa. Nakatayong nananalangin mag-isa ang Pariseo. Sinabi niya, "O Diyos, salamat at hindi ako gaya ng ibang mga tao, mga magnanakaw, mandaraya, nakikiapid, o gaya ng kolektor ng buwis na iyan. Dalawang beses akong nag-aayuno isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong ari-arian." Nasa likuran naman ang kolektor ng buwis at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang dibdib sa pagsasabing, "O Diyos, kaawaan mo ako na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mapagtiwalang panalangin sa mapagkakatiwalaang Diyos. O Diyos, kaawaan mo ako na isang makasalanan. Angkop ang panalangin ito para sa lahat. Nagkakasala naman kasi tayong lahat gaya ng kolektor ng buwis. Pero kung dadasalin natin ito, hindi lang sana sa bibig, kundi maging panalangin ng buo nating pagkatao at bunsod ng tunay na pagsisisi sa bawat kasalanang ating ginawa at patuloy na ginagawa. Ang malalim na panalangin ito, ang siyang pagkilala sa kakapusan ng ating kakayahan upang piliin ang tama at nararapat. Ito yung punto sa ating buhay na kinikilala natin na kailangan natin ng Diyos sa kadakilaan ng Kanyang pag-ibig. Ito yung punto na naiintindihan na natin na kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Nakapanliliit ang pag-ibig ng Diyos. Pero sa mismong pagkilala sa ating kaliitan, papasok din agad ang pagkilala sa pagpupuno ng Diyos sa ating kawalan. Kundi hihilay na lang tayo ng pagkasipayo at pagkabigo sa depresyon at pagwawalang bahala. Sa isang salita, panalangin ito ng katotohanan. Panalangin din ito ng pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng ating mga kamangmangan at mga pagkakamali, naniniwala tayong meron tayong Diyos na naghihintay sa ating paglapit at pagbalik-loob. Sa Kanyang awa at pagmamahal, mapapatawad niya tayo at muling yayakapin. Dahil kung hindi, maihiya na tayo ng tuluyan. Hindi na tayo iimik. Hindi na tayo maglalakas loob na manikluhod sa Kanya. Ang totoo, magiging walang silbi ang pagsamo natin. Nakakagulat. Panalangin din ito ng pagtitiwala sa sarili. Pagtitiwala ito na hindi nanggagaling sa yabang at pag-asa sa sariling lakas at kakayahan. Karugtong lang ito ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya galing sa Diyos at biyaya ng Diyos ang pagtitiwala sa sarili. Dahil ang Diyos ang unang nanalig para mahalin niya tayo kahit na padapada pa lang tayo sa mga hamon ng buhay. Nananalig siya sa ating kakayahan na bubuksan natin ang ating puso, isip at diwa sa Kanya sa pamamagitan na rin ng Kanyang pagpapala. Nananalig siyang tutugon tayo sa Kanyang pagmamahal at hindi masasayang ang Kanyang pagtataya. Maikli ngunit malalim na panalangin, handog ng isang makasalanan para sa ating lahat na makasalanan. Dalhin natin sa panalangin ang katotohanan ng ating pag-iral,
ang sentro at pinangangailanganan ng ating pagtitiwala. O Diyos, maawa ka sa aming mga makasalanan.